Hello guys, welcome to my channel. Finally, after 10 days, so may kasunod na tayong video. And pasensya na, medyo natagalan. Medyo inuna ko yung mga shorts tsaka reels sa FB page. Kaya ngayon lang ako nakagawa ng isang content o topic. So anyways, without much ado, our topic for today is all about another Q-Stick. So yung dalawang video ko was about 2J flowers, JF10-10 and JF20-21. So today we're going to feature another Q-Stick, which is Predator. So this is another splices series ng Predator, which is yung high-end, yung C-Shaft. So just to give you a bit history regarding sa splices ng Predator, so way back 80s, I think that's 1980s, nauso mga low deflection. So andyan yung 314, yung first generation, yung black, yung base na nakalagay 314. Tapos sumunod na yung mga Panther series, yung 314, tapos meron siyang parang Jaguar, yan, 314. So yesterday I was able to try yung first generation, yung kauna-unahan na 314. And gulat ako, parang collector's item na siya, pero it hits pretty well at kumakagat pa rin talaga yung tako, yung shaft. Then I was able to try also yung 314 first generation Panther. Tapos sumunod yung 3142, yung 3143. Ayun, nagkaroon ako noon. Meron ako dito sa naging topic na 3143, which is 12.75 mm. And then sumunod na po yung sumunod na dyan yung mga Vantage, yung Z-Shaft. So yung Z tsaka yung Vantage tsaka yung 3143, sabay-sabay yan lumabas. Okay, so sabay-sabay siya lumabas and magkakaiba sila ng features. So hindi ko alam yung sa Vantage kasi I haven't tried yung Vantage, no. Pero some of the pros are using Vantage. Kung makikita nyo sa kanila, yung parang may letter V. Yun yung Vantage shot. So yun yung mga splices natin sa Predator Wood Series. So pag sinabing splices kasi, as ano yan eh, 10 kahoy na pinagdikit-dikit, ginawang isang buong shaft. Okay, yun yung splices. I think Perry mayroong splice. So yung isang friend namin, si Dondon, have a Perry splice. Tapos si Jay is using 3143, si Frank is using 314, and Kuya Ricky is using 3143 also. So may OB cues, meron din siyang splices, yung 10. I don't know kung 10 siya o what. Basta splices siya, pinagpilit-pilit ng mga part ng kahoy. So yun siya. So ang alam ko lang i-compare, I think is the Z-Shaft 3, which yun yung i-review natin, yun yung meron ako ngayon, at saka yung 3143, kasi nagamit ko sila both. So ang pinagkaiba lang nila, if you want versatility, you go with the 3143. If you want accuracy, more accurate, you go with the Z-Shaft 3. Kung easy to use, that's 3143. At yung reputation ni Z, sinasabi nila mahirap gamitin, malikot, okay? Pero accurate, you go with the C, more spin. Kasi more spin ang mag-generate ni C-Shaft. Okay? Kasi, basta mamaya, pakita ko sa video. And then, conical taper, CC, tapos si 3143 naman is pro taper. Ang malaking pinagkaiba nila is 11.85 to 11.9 ang kapal ni Z-Shaft. Tapos yung kapal naman ni 3143 is 12.75. Okay? So yun yung pinagkaiba. Amongst the price naman, if you're going to look at the internet, almost same din naman sila. The Vantage, the C, and the 3143. Hindi nakakalayo sa presyo. Pero all of them are splices. I don't know yung technical dun sa anatomy ng kahoy, paano sila nagkakaiba-iba sa patas. Without much ado, let's jump into the videos and see how Z-Shaft Predator performs. Guys, nung unang gamit ko dito sa C-Shaft, parang gusto kong maniwala doon sa sabi-sabi na malikot, mahirap ng gamitin, hindi para sa isang beginner ang ganitong klase ng tako. So medyo frustrated ako doon, kala ko nga ibibenta ko na agad siya, dalawang gamit pa lang. Pero nung naisip ko, parang dalawang gamit pa lang, usually iba nga months bago mag-adjust sa isang tako.
So, sinubukan ko siya kasi nakita ko si Joshua Filler galing Revo nung isang araw, parang bumalik sa Z-Shop. So, parang sige nga, try ko pa rin kasi mukhang maganda naman. Kumukha no, na nagsablay. So, I think ang susi dito is yung patama mo sa white ball, sa cue ball. Kasi kung minsan, pag malayo masyado yung hatak mo, paatras nung yung tako, pagbalik mo dun sa cue ball, dahil sobrang nipis nga ng kanyang tip, which is 12.85, at nasanay ka sa 12.75 o 12.5, ay siguradong konting millimeters lang, iba na yung tama nun, sisibat na yung bola, hindi mo siya masushoot kamukha nun. So, ang naging pamamaraan ko dito, ang aking solusyon, is si Patty na maigi, obserbahan ko, pagbalik ng tip doon sa cue ball, dapat sakto siya doon sa patama, doon sa center ball na gagawin ko. So, hindi muna ako nag-practice dito, hindi ko muna tinaka yung pectus. Try ko muna yung packeting. Which in a way, kahit papano, nag-i-improve naman. This is my third day use of this C-shaft. Malikot siya, tama yung iba, malikot siya. Kung hindi tama yung patama mo sa pamato, kaya nga dapat sipatin mo maigi kung saan maglaland yung tip mo. Pero just like any sport, dapat talaga practicein mo kasi billiard is a game of practice, game of patience, in a game of feel. So, as I go along, kamukha nito sa straight shot yan, sa blay. Kasi usually maraming lumalabas sa laban na straight shots. At ito ang clamor ng ibang players. Mahina ako sa straight shots. Mas maganda pa may angulo. So, unless you practice or talagang harapin mo yung fear mo, hindi ka talaga mag-get over sa mga straight. Kumukha niya nag-start ng pumasok yung straight shots. So, papracticein mo talaga siya. And you cannot claim na magaling kang magpa-atras, magaling kang mag-kurida, magaling ka sa straight shots. Unless nagagawa mo na siya ng mga 10 times or more. Pero kung isang beses mo lang magawa, hindi mo masasabi na kasama na yun sa repertoire mo, sa tira mo. So kailangan may mga baon ka rin talaga. So dito, I'm playing with feel. I'm feeling the shaft. Kasi nasanay ako tatlo na nga yung aking naging carbon fiber. So galing ako sa carbon fiber. So I'm trying to feel again yung wood. So medyo hawik siya doon sa 314, kaya lang manipis lang ang shaft nito kasi 314 is 12.75. Ito ay 12.85, just imagine. Kung hindi precise yung pag-follow through, yun din yung nawawala kaya sumasablay. Hindi rin precise, talagang sasablay ka. So napansin ko lang, unfair kasi hinihisi ko sa tako. Yan, ang ganda ng stab ball niya. Hinihisi ko siya sa tako. Pero nung tinitingnan ko yung mga video ko, yung nakagandaan sa video, masablay yung aking stroke, sablay yung patama ko sa puti, at sablay yung follow through. So, nakakajut ko minsan, which is culprit of some players. So here, tatry kong magpacketing at incorporate na rin ng konting pectus yan. Nakita nyo kanina, ang lakas niyang pumectus guys. Ang lakas niya magbigay ng spin. Hindi lang, ang papracticing ko na lang siguro sa mga susunod na araw, yung speed. Kasi kung minsan sobrang gaang nung dulo niya, napapalakas yung tira ko kasi power, may power yung shaft eh. Yagamayin mo na lang talaga kung yung takbo ng bola, kung saan mo papatakbuin. Pero sa pectusan, accuracy, kumukha niya, tampal lang, saktong huminto dun sa 5. Ito, another tampal na naman ang gagawin ko dito. Sungkit-sungkit lang. Ito, another one. Sakto lang takbo. So siguro, isang buwan nga ang palugit ko dito para magamay ang isang tako. Sakto lang din. It also depends dun sa mesa na gagamitin. Kasi iba-ibang mesa din po kasi ginagamit, pinaglalaroan namin ng mga tropa eh. Sakto na naman. Hindi ko alam kung naka-chamba lang, pero it by feel eh. Kaya lang, siyempre, papracticein mo pa rin. Constant practice pa rin. O,
Okay? So, subukan ko po ulit. Isa pa. Ito yung pang-apat na araw yata. Kasi gusto ko talagang alamin. Kasi kung di ko magamay ito, definitely baka ito yung i-out ko. I'll keep my J flower. Pero mukhang by feel, okay siya. Kaya binitawan ko yung J flower ko. Ayun, titry ko yung contra doon. And kumapit naman siya. This is a very nice and a very excellent cue. Provided talagang may harmony kayo. Kumbaga sa mga sandata, no? Kailangan ano kayo, what do you call this? Nagja-jive kayo. Kasi ito yung sandata nyo eh. Tignan nyo guys yung sa 8, sasablay ko to actually. Pero hindi yata kita yung ulo ko dito. Parang may head movement ako dito afterwards. Yun o, tumayo agad ako. Tapos yung aking backhand, medyo kiniwal ko. Kaya sumablay siya. It's not because of the cue stick. No, tinry ko yung corrida dito. It was perfect. Perfect position sa 9. So sa nagbabalak pong magbumili na si Shop, it's a very nice cue, perfect for you guys, at i-memorize nyo lang yung patama at saka yung pektusan. Kasi iba po siya sa 314, iba siya sa ibang tako, na splices. Pero pag nagamay nyo, masisihan kayo sa paggamit ng C-Shop. Ito po, wala pa ho akong 15 days dito, pero tuwan-tuwa na ako. So sana tumagal sa akin itong cue stick. So may mga nagtatanong po sa akin kung okay daw po yung C, kasi may, parang may gusto mag-convert from Synergy to Z, tapos yung isa naman from Z to 314. So nagbigay naman ako ng advice kasi doon sa nakita nyo earlier na table, yun yung pagkakaiba nila. Kasi yung C will give you more accuracy, pero yung 3143 will give you more what do you call this? Convenience doon sa tira. It's easier to use than this one. Ito naman will give you more spin. Tapos conical lang kanyang taper. Yung 314 ay pro taper. Pero hindi na kayo aabot guys. Alam nyo kung bakit. Kasi mahaba yung shot nito eh. Parang 1 inch longer than ordinary cue. So hindi kayo aabot doon sa cone. Unless mag extension kayo, mag tiririt kayo. So talaga medyo sablay lang sa speed pa. So yun yung pag-aaralan ko siguro. Pero doon sa patama sa puti, medyo nagagamay ko na kung saan patatamain. So hindi ko na siya masyadong sinisipat. Okay, that's it. So nakita natin, ano sabi ng iba, malikot, mahirap gamitin, mahirap gamayin. Kahit anong pong tako, pag hindi natin pinaractice, ginamit yan, kahit bakawan yan, mahirap talagang gamayin. So, billiard is a game of feel, it's a game of patience, kasi tsatsagain mo talaga siya, and at the same time, it's an endless learning process. So, it's a game of practice also, because you have to harness your skill from zero to kung saan tayo dalhin. Kaya tingnan nyo yung description ko po, I'm just an average beginner player. I'm trying to, I want to learn billiard, kung saan ako dadali ng libangan na to. And take my game into a different level. Kasi progress. So, ayun nga po, going back, kailangan lang talagang practicein para malaman natin kung totoo ba yung sinasabi nila na mahirap gamitin. So, ang observation ko lang po, ang take ko lang dito is siyempre, maliit yung tip. Ay, pag maliit yung tip, kailangan yung precision ng tama doon sa white ball. Saktong-sakto. Kung saan mo gusto patamain. Pero, yung sabi nga doon sa study, C-sharp is more accurate. If you want accuracy, you go with the C-sharp.
if you want more spin, you go with the C-sharp. Okay? So, tama yung sinabi. Kasi, konting adjustment mo lang doon sa tip. Dahil nga maliit siya. Pero pag mali ang iyong packeting, sisibat siya, mahirap gamitin. Pero kung tama yung alignment mo doon sa hit point ng object ball at konting adjust lang doon sa tip ng C-sharp, tama yung magiging vectors mo. And you will arrive at certain position you want your white ball to be. Speed na lang yung memorizing mo. Okay? Ayan yun. Okay? Kaya mahirap siyang gamayin, mahirap siyang kapain. Dahil maliit yung tip niya. Kung hindi ka talaga sanay, nasanay ka from 13mm to 12.75, meron pa nga 12.5, 12.4, yun yung mga carbon fiber. Bigla ka mag-shift sa sobrang nipis, mahihirapan ka talagang gamayin. So, it needs time and patience para matutunan yung isang tako. Okay? So, my take on this is, maganda siya, tama yung sinabi. It generates more spin. It gives you more accuracy. Depende yung speed na lang ang pag-aaralan mo. So, kailangan mo makuha kung saan patatamaan. Okay? It's totally different from other splices na mga shaft. Pag nagamay mo siya, I think you love the shaft. So, I hope you learned something today. Just don't take my word for it. Siyempre, observation ko lang to. Personal opinion ko lang to. Kayo din na may choice kung anong gusto nyo gamitin. If you want carbon fiber, if you want wooden stick, if you want 314 Vantage or C-shaft or kung ano man. Lahat naman yan maganda gamitin. Kaya lang, it's your preference, it's your choice. Okay? So, thank you for watching. And don't stop practicing because practice gives you confidence. And when you have more confidence, you have more winnings. And more winnings, happy ka syempre. And you feel satisfied. Pero if you're losing, whether you're winning, just enjoy the process, enjoy the game. Because we just want to play. I just want to play, we just want to enjoy the sport that we love, which is billiard. Okay, thank you. Hit the notification bell and share and subscribe and like. And please hit me in the comment if you want to say something. Thank you so much and more power to you.